Magsitayo na po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang pon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, yung mga papasok pa lang po, wag po tayong magmamadali, dahan-dahan lang, naririnig naman po ako sa labas. Gayun din po ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ginugunita natin ngayon si San Blas, obispo at martir, at dala ng pamamaraan ng kanyang pagkamatay. No, siya ay ginilitan. No, dahil isa siya sa mga mahuhusay na tagapagtanggol ng pananampalataya sa kanyang pananalita. No, naging patron siya ng mga may karamdaman sa lalamunan, gayon din ng mga taong nagpupursigi ng mabuti at makatotohan ng pananalita. At sa ating mabuting balita ngayon, makikita natin ito kay San Juan Bautista na haharapin ang kamatayan o hinarap ang kamatayan dahil kay Herodes. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw, at sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel na di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan
sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masihan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siyang aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. O Alleluia, O Alleluia, O Alleluia, O Alleluia. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasalob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus. Sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi,
Siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una. Anang iba pa? Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahin ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ng anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dalidaling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Ngayon ay araw ng Biyernes, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga kahilingan at panalangin, araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman para dito, kilalanin natin ang ating puon, palakpakan po natin siya. Nananatili ba tayong tapat sa ating Panginoon? Sa atin pong mabuting balita, binalikan natin no, sa pagsasalaysay ng kwento ng buhay ng ating poong Jesus Nazareno. Nabalikan natin ang kwento ni Juan Bautista. No? At alam naman po natin na si Juan Bautista, ang patron ng ating simbahan, ay siyang naghanda sa pagdating ng ating poong Jesus Nazareno. At siya ang naunang magpahayag at isabuhay ang katotohanan sa kanyang katapatan sa Diyos. At nakita po natin, no? Wala siyang sinasanto. Dahil alam niyang may mga mali na dapat itama, may mga alam siyang mga baluktot.
runtot na pamamaraan na dapat ituwid. Kahit si Haring Herodes ay sinabihan niya na mamuhay ng tama. At nakita din natin yung pagkatao ni Herodes. Gustong-gusto niya makinig kay Juan Bautista. Alam niyang tama yung pinakikinggan niya. Pero hirap siya sa pagsasabuhay nito. At nakita natin ito nung siya ay nagkaroon ng kapistahan. Nagpakain sa mga malalapit niyang kasama sa kaharian. Naroroon din yung kanyang kinakasama na hindi nararapat dahil ito'y asawa ng kanyang kapatid. Pinasayaw ang anak nito na si Salome. No, sabi sa tradisyon, no, ang pangalan daw ng batang ito ay Salome. At dahil siya ay nagandahan, hiningi niya o sinabi niya na hinihingi o kung ano man ang hingin ng batang ito ay ibibigay niya. Hindi niya inasahan na si Juan Bautista o ang buhay ni Juan Bautista ang kapalit ng napakagandang sayaw na ito. Pero ayaw niyang mapahiya. Ano ang pinili niya? Pinugutan si Juan Bautista. No? Mga kapatid, siguro kapag nakikinig tayo ng kwentong katulad nito sa ating mabuting balita, iniisip natin, may mabuti at may masama. May bida at may kalaban. No? At sa pagbasang ito, makikita natin na ang siyang humahati kay Herodes at kay Juan Bautista ay yung katapatan sa Diyos na isinalaysay sa unang pagbasa. No? Kung paano naging tapat, kung paano nanindigan si Juan Bautista, gayon din ang kawalan ng paninindigan ni Herodes. Kung paano naging buo ang pagpapasya ni Juan Bautista na mamuhay sa katotohanan sa lahat ng sulok ng buhay, ganun kahina ang kay Herodes. Hanggang sa pakikinig lang, walang pagtupad. Parang ang may bida, parang ang may kalaban. Pero kung titignan po natin, alam nyo, ito ay parang buhay natin sa kabuuan. Siguro marami sa atin nakikilala ang mga sarili natin kay Juan Bautista. Ano mang mangyari, yung tama ang aking gagawin. Ano mang sitwasyon ang aking papasukin, naniniwala ako na yung aking pananampalataya ay hindi ako ilalayo sa tama, sa makatuwiran. Pero ganun nga ba? Kasi may mga pagkakataong para tayong Herodes. Sisimba tayo ngayong Biyernes. Pero paglabas dito, ibang usapan na ang pera. Paglabas dito, ibang usapan na kung sino yung malalamangan ko. Ibang usapan na pagpangangailangan ko na yung nakataya at kaya kong ibigay. Kaya kong isakripisyo yung ibang tao para lang ako ay mabuhay. Lahat po tayo, mga kapatid, may mga punto sa buhay na yung ating katapatan sa Diyos ay sinusuko natin para sa ibang bagay. Kahit gaano tayo kabait. Kaya naman paalala po ang kwentong ito ng mga ganoong panahon. Paalala ito na sa kabila ng lahat, sana pagsumikapan pa rin nating maging matapat. Kung gaano naging matapat si Juan Bautista, kung gaano rin naging matapat higit sa lahat ang ating pong Jesus Nazareno sa kalooban ng Ama. At paalala ito, sugat-sugat na, ikamamatay na niya yung pagpunta niya sa krus. Pero nanindigan pa rin sa tama. Nanindigan pa rin sa kanyang pagpili sa kalooban ng Ama. Tayo kaya, pag nagigipit, ano ang inuuna natin?
Yung paggawa ng tama o yung pagsuko nito para sa iba pang mga bagay. Kaya naman po kinilalang martir si San Blas dahil ayon sa tradisyon, noong panahong hinahanap, hinahunting sa Roma ang mga Kristiyano, patuloy siyang nanindigan sa kanyang pananampalataya, sa kanyang husay sa pananalita, sa kanyang husay sa pagtipon ng mga naniniwala na ang Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang poong Jesus Nazareno. Siya ay ginilitan. Namatay para sa kanyang pananampalataya. Dahil alam niya, itong buhay ko walang silbi kung hindi buhay sa akin ang pananampalataya ko. Kung hindi buhay sa akin ang poong Jesus Nazareno. Kaya kung yun at yun lang ang pagpipilian, mas gusto ko pang mamatay na lang kesa yung binenta ko yung prinsipyo ko at mabubuhay ako. Tayo kaya may ganoong kalakas na pananampalatayang buhay sa labas ng simbahan, buhay sa lahat ng sulok ng buhay. Yung ganitong katapatan po sana ang ating hingin bilang biyaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. At magandang tignan din po sa simula ng araw na ito, tanungin natin, paano o kaya maipakikita na higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang Diyos at ang kabutihan dala niya kaysa sa iba. San Blas, ipanalangin mo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway, tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano naway, maging hayag sa pagsasalita ng ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers na matapat na nagsisilbi sa kapwa bilang kanilang pakikiisa sa pagiging tapat sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming iling pag
pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas. Sa pamamagitan ni Yeso Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad, nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Blas, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inihalay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usagay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umangasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po dawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan, tiyak na kamataya, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samkot dasal, sana'y pakinggan mo
ng mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Announcement, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas nung mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 2022. Maraming salamat. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang aming muling panawagan ng inyong donasyon
tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1 sa oras na magkaharamdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay, sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas, sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin na po ngayon, dahil ngayon ay araw ng kapistahan o paggunita kay San Blas, atin po ngayon babasbasan ng lahat, no? At ang babasbasan po natin, partikular na ang ating mga lalamunan, lalong-lalo na po yung mga may pagkakasakit, may mga karamdamang nararanasan sa lalamunan. Magsiyuko po ang lahat. Pakundangan sa pagdalangin ni San Blas, obispo at martir, kayong may sakit sa lalamunan at iba pang karamdaman ay iligtas nawa ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Salamat Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sundan po ang gabay ng mga ihos.